I got it. Hi, Sam. Wait. Hi, Sam. Hello. So finally. I'm so happy to finally see you again. I know. I think the last time we saw each other was 2020. No, not even 2019. Talaga ba? Hindi, nung last year, coronation night ng Binibini. Yung pinaka... Nakapag-interview or nakapag-ganap. And at the same time, Binibini, after ko mag-Binibini runner-up, yun yung last interview ko with you. Pero you never interview me as Miss Grant. Tama? Yeah. So ano sabi ko sa'yo, diba? Sabi ko naman magja-judge ka, diba? Yes, magja-judge ako, but with Miss Everbelen and Hello Glow, dahil sila yung nag-invite. Charot. Oop, mustahan tayo. Kasado ka na sigurong maging isa sa mga judges sa finals night. Who knows? Let's see. If schedule permits, very supportive naman ako for Miss Grand Philippines. And sana talaga makuha na natin yung crown. So how do you feel that, you know, that you're attending the first ever Miss Grand Philippines Everbelena activity? Syempre, sobrang nostalgic. Talagang rumampa din ako dito before for almost 3 years. Pero twice akong rumampa dito. One is being runner-up, Miss Blackwater. And second is being Miss Everbelena. So I know gaano kakaba pumunta dito. And parang kumbaga after press presentation, ang daming pressure sa girls. And dito nakita natin ang dami nilang rampa. And alam naman natin ang Miss Grant is dapat rampa queen ka. So medyo natesto. So I'm so excited for that. As early as now ba, kanina sa nakita mo, meron ka na ba napupusuan na pwedeng maging kapalit, na maging sumunod sa yapak mo? Grabe na yung kapalit at sumunod, yes! Siyempre meron. And I think nakita naman natin yun sa mga winners and at the same time sa mga iba ding kahit hindi naging winners talagang nag-glow up. At iba kasi talaga pag nakikita mo lang sa social media and ngayon in flesh na. So, naniniwala kasi ako na in pageantry, di ba, we're always waiting for the hype, for the right moment when to peak. Pero ako kasi, we're not the one who will dictate that. So, dapat every moment, every time, binibigay mo agad. Kasi hindi ko yung magde-decide yun, kundi ano yung mga nakakakita and yung mga judges. So, ano bang ingay-ingay ngayon ng Miss Grand Philippines because of its roster of candidates? Pero kung ikaw ang masusunod, ano ba dapat ang qualities na dapat taglayin ng susunod na magiging representative natin sa Miss Grand Philippines based on your experience? I think we should have a relevance queen. Kasi as you've seen, ang Miss Grant, wala siyang pattern. Kung ano yung relevant, yun yung nagiging pattern. And yun yung nagiging trend. And yun yung nagiging hulma ng Miss Grant. So for me, it makes sense to have a black beauty that time because our Miss Universe, Miss World, Meghan Markle, Black Lives Matter, kumbaga that's the relevance of that pageant and that era during pandemic. And I feel like Miss Abina won on that crown. And now naman, iba-iba na eh. So nag-gora ng Vietnam. So kumbaga si Nawan ay nag-iiba-iba yung type na gusto niya. And nagkakaroon din siya ng diversity. So we should have a relevance queen na talagang kilala yung sarili and give relevance to the country and to the people, of course, and to the organization of Miss Grand International. Kasi hindi tayo dapat magpapadala ng kandidata na hindi kilala yung sarili pa lang. How can we empower others, diba, if we're not empowered enough? So, alam mo, that's very interesting, ha? Kasi akala kong una mong sasabihin, kailangan physical attributes, kailangan physical qualities talaga na kailangan matangkad, batakang katawan, sobrang facially beautiful. Pero ikaw, you're saying something different. Relevance. Kasi iba-iba yung ino-offer natin and maybe that will be the prototype and who knows, you will break that prototype, diba? Kasi nagawa na namin lahat yon as Miss Grand Philippines from Binibining Pilipinas and who knows, si Miss Grand Philippines standalone yung magbe-break ng stereotypes na yun and hopefully can bag the first crown for Miss Grand International. May chance ba talaga? Kasi sobrang negative na. I am not the organization, so I am not the one who will say who will win or who will not. But what I'm trying to say is that I'm gonna be here all throughout the pageant for the girls. If they need mentoring, if they need chica, you know, everything that they need, I am just here and one call away. Kasi even in the Miss Grand International, we all have a group chat. Talagang, yun talaga yung ano namin, a support system and sisterhood. Forever na yun. So, kung hindi ka man manalo, you know what, the journey itself, yun yung magmamatter. And katulad ko, sabi ko nga eh, very emotional ako in a bit nung Binibining Pilipinas because I realized na parang, shucks, ako lang pala yung crown or like nanalo na parang I don't have like a crowning moment and then parang
alam mo yun, farewell walk. So parang, well, life happens. So yun, ang galing lang ni God na kung paano niya nire-reveal lahat ng para sa'yo. So, hintay niya lang yung para sa inyo. How can you, alam mo, ang ganda na message mo. Oh no, kasi, pero ano masasabi mo sa mga pageant fans? How could you encourage pageant fans to support this pageant? Kasi may love-hate relationship eh. Katulad yan, parang lahat kami ayaw namin pumunta, ayaw namin mag-cover, pero tulak ng bibig, gabig ng dibdib. Maya-maya po, isisilip kami, sino bang malakas, sino bang napupusuan kaya ni Uncle, mga ganong-ganong mga... Woo! Ayoko na lang magsalita. I'm kidding. No, I am, paano ba? Kasi, I think that's why I said we need a relevant queen. It's because we really need to adapt in changes. And that's the only thing na talagang hindi mawawala sa industriya natin. And I think napatunayan naman yon ng even ng institusyon, even lahat ng mga tao ngayon. It's pageant is gonna be like another game, a whole new level. So if Miss Grand International will give us more platform to do that and represent our country, so why not? Bakit natin tatalikuran yon, di ba? And as for me, iba-iba naman talaga tayo ng journey when it comes to pageantry. Ako, naging maganda yung journey ko, and I hope yun yung naging legacy ko in pageantry, and especially in life, that you should never win a crown para lang makita kung ano yung totoong value mo, because you define your own win, and you're already winning by doing that. So. Spoken like a true beauty queen. So on that note, maraming salamat, Samantha, and we can't wait to see you. Sana, we hope this won't be the first and last time we'll be seeing you in the Miss Grand PH inaugural. Thank you! Hey, bye! Bye!